Hello, hello. Hello, hello. Hello, good afternoon, guys. Welcome to the live stream. Pasensya na, medyo na late tayo today. Dapat 5 o'clock, naging 5:09. Naipit lang sa isang call. Welcome to the live stream, guys. So, comment lang yung mga nanonood. So, today, actually, we will discuss about the science and art of street photography. Okay, so tingnan lang natin. Set up lang natin ang ating live stream. Okay, so what is up, guys? Kamusta kayo ngayon today? Yan, okay, live na tayo. Okay, welcome sa nanonood sa live stream kay Asper Libradilla. Welcome. Welcome to the stream. Okay, so today we will be talking about street photography. So, okay, since this is an unannounced live stream today, kasi yung ini-expect nating guest hindi siya available today. So, nag-improvise lang ako. Actually, next week, we will be starting our street photography week. So, sa Monday, magkakaroon tayo ng history about street photography. Ang speaker natin ay si Joel Mataro. Tapos sa Wednesday naman, si Melvin, napakagaling nitong bata na to sa street photography. And on Friday, yung si Raymond Tanweco, yung importante yung maset yung ating mind, kung ano ang ating dapat mindset sa street photography. So, hello guys. Hello din kay Asper. Hello kay JP Victoria. Thank you guys sa iba pang mga nanonood. Please comment lang to know where you're watching from. At mag-say lang kayo ng hello. Okay. So, today, actually, pag-uusapan natin yung street photography. So, magbibigay lang ako ng parang general discussion lang about street photography. Parang primer to kasi next week, actually, hindi siya next week. Etong Friday na mismo, meron na tayong speaker about yung kung gusto mong magsabit ng mga litrato sa kalsada or yung anything news related. So ito yung fans photographer on demand News Asia. So ang magiging guest natin diyan, isa sa mentor ko sa street photography si Sir Edwin Tuyay. Saka nandun din ang may-ari ng ating photographer of demand, ang innovator niyan, si Mr. Richelle. Okay? So, hello Ronald, hello Josie, hello Miko. Okay, so mag-umpisa na ako ha, para medyo mahaba-haba itong discussion natin. So, comment lang kayo guys kung meron kayong mga questions or meron kayong mga remarks tungkol dito sa street photography. Okay? So, what is street photography? Okay? So, pinakasimple lang, no? Ang street photography, dapat candid siya. Hindi siya pwede yung shots na may model ka, pinapopost mo yung model mo. Kailangan candid. Kung ano yung nando sa kalsada, ipicturean mo siya. Okay? Pangalawang requirement, para matawag siya na talagang totoong street photography, it should be taken in public places. Okay? So, importante yung hindi siya sa private area. Of course, yung sinasabi natin, yung mall, pag-aari siya halimbawa ni SM o ni Ayala, pero nandun pa rin yung public. So, ito yung pinaka-main two conditions. It should be candid and it should be done in public places. Okay? So, hindi na tayo mag-dwell masyado sa mga churis. Ang importante nito is makita natin yung mga examples. Okay? So, may iba-ibang definition. Actually, kasi ang naintindihan natin kuminsan, basta kuha siya sa kalsada, ang tawag natin street photography na. Actually, generically, anything shot in the street is street photography. Pero yung totoong talagang street, it should be candid and it should be shot in public. Ito yung definition ni Alex Cogle. No? Kailangan talaga on stage. Kaya medyo challenging siya eh. Hindi katulad ng mga model photography. Ang problema ro sa mga ipapopost mo. So, hindi pwede siyang, kumbaga, nakaset up. Okay. So, sabi nga ni JP Victoria, yun,
Paborito niya raw sa Taguig area mag-street photography. Yan. Comment nyo guys kung saan nyo, ano, akong paborito ko, ano, Binondo. Alam nyo kung bakit? Kasi habang naglalakad kami, pwede kaming kumain ng Chinese street food. Yun. Okay, yung common rules lang, ha, yun ang guideline natin. It should be candid. Tapos, kailangan meron siyang tao. Pero yung tao, still optional pa rin siya. Mamaya, papakita ko kung paano yun. Pero kailangan i-imply niya kung walang tao, parang kunyari may tao, or nagdi-depict siya ng tungkol sa human existence. Okay? So, kailangan siya straight din, yung sock, straight out of the camera. Hindi pwede yung pinotoshop. Okay? So, pwede siguro yung mga global-global, okay lang. Yung mga cropping, yung mga i-increase mo yung contrast, gagawin mo siyang black and white, liliwanagan mo ng konti. Pero bawal yung pakikinisin mo yung muka, o kaya may idadagdag kang mga stitching, cloning, composite, yan yung mga bawal. So kailangan talagang maari yung straight out of the camera or global na processing lang, yung minor lang. So yun ang importante. Okay. So para mas maintindihan natin kung ano yung mga street photography, ito yung mga masters ng street photography. So siguro papasadahan din natin yan sa Monday sa ating history of street photography. Ito yung mga familiar na pangalan, ito yung mga talagang mga hardcore na street photographers. Okay? So shout out sa ating mga kaibigan na nanonood, kay Danilo, kay La Oms. Welcome to the stream, guys. Okay. So ito yung isa sa tinatawag nilang parang tatay ng street photographer, si Henry Cartier-Bresson. Okay? So, siya yung tinatawag nating godfather of street photography. Siya yung nag-term ng word, ng phrase na the decisive moment. Kasi importante yan sa street photography, yung decisive moment. Yung. So, sabi niya nga, to take a photograph is to align the head, the eye, and the heart. It is a way of life. So, talagang ang street photography, passion talaga yan. Medyo mahirap siya, very, very enjoyable. Okay? So, ito yung isa sa pinakasikat niyang photo. So, tandaan nyo guys, ito, ano pa to ha? Mga film days to, mga 19... Early, ano to? Before 1930s or 1940s yata to. Mga ganun ng ano na ito eh. So, ito yung tumatalo na tao, nakuha niya. At the decisive moment. So, tinatawag the decisive moment, kasi, di ba, hindi siya digital film nun. Isang pindot niya lang na timingan niya yung pagtalo ng tao. So, yun tinatawag natin na decisive moment. So, importante, pag magpipicture tayo, is maklik natin yung shutter at the right moment. Okay? So, yung decisive moment, yan yung creative na fraction of a second na pag kumuha ka ng picture, makompose mo siya, ma-express mo yung gusto mong i-express. Okay? So, mas ngayon, actually, sa digital era, mas madali ngayon siya eh. Pwede kang gumamit nung parang yung pass shutter, yung multiple, yung pwede siyang kumuha ng 8 frames per second. Diba? So, yung decisive moment na yun, mas madali mo na siya makakapture. Pero actually, isasuggest ko rin sa inyo talaga, pag-aralan nyo yung timing. Importante yung timing kesa yung mamashing ganin mo na ano. Kasi parang video na lang daw yun eh. I-video mo na lang tapos i-freeze mo yung frame. So yun yung challenge, yung mapindot mo yung shutter mo at the right time. Okay? So ito pa yung mga ibang sample picture niya. Ito yung isang classic composition na gumagamit siya ng yung pinaka ano tawag dito, yung golden mean. Okay? Yan yung mga compositional techniques. Ito rin si Elion Erwitt. So, pasadahan lang natin, hindi na natin masyadong patatagalin. Pakita natin, nakakatawa itong litrato niya na to, yung sa aso. Napakahilig niya sa aso, si Elliot Erwitt. Kaya ang dami niya mga photos tungkol sa aso actually. So, ito akala mo yung mukha ng tao, aso eh. Na ano siya, na juxtapose. Pag-aaralan natin yung mga different composition techniques mamaya. Okay. So, ito, yan, nakakatawa, di ba? Iba-ibang klaseng paa.
paaba ng kabayo, paan ng tao, at paan ng mga aso. Nakakatuwa, di ba? So, eto. Yung painting na may damit, iisa lang na babaeng nanonood. Pero doon sa nakahubad, ang daming lalaki nanonood. Yan ang ano, yung may humor, yung sa street photography, yan ang nakakatuwa eh. Okay. So, si Alex Webb, isa sa favorite ko yan. Ang galing nito si Alex Webb. Papakita ko na lang sa inyo yung mga litrato. Kayo na ang maghusga. So, eto, actually, isang kuha niya to, ano siya, para sa journal, ano siya, journalist siya eh. Photojournalist siya. So, eto, kuha siya sa Mexican border. Hello, Melvin! Welcome to the stream! So, si Melvin, isa sa magiging guest natin yan next Wednesday. Okay? So, etong picture na to, nakunan siya sa border, nag-a-arrest ng mga tumatawid na mga illegal immigrants. So, biruin mo, ha? Pambalita lang to, pero nakikita mo yung art. Ang ganda ng art, ang ganda ng kulay, ang ganda ng framing, panalo yung mga ano, para siyang three-dimensional, para siyang painting. Yan ang magic ng street photography. Capturing the moments. Decisive moments. Yan. Kita mo naman sa mga kulay pa lang, sa ka-framing. Yan ang gustong gusto ko. Okay? So, mamaya, papaliwanag natin yan. Yung paano yung mga framing na ganyan. Okay? Kasi makikita nyo rito, iba-iba yung framing na ginagawa niya. Okay? So, guhitan lang natin. So, katulad nito, parang etong litrato na to, nahati siya sa, ano, sa multiple frames, di ba? Yan, o. Oh. Kumbaga, dalawang frame, yan. Yung mga guhit niya mismo, di ba? So, ang dami niyang mga, ano, yung use of the frames. Ginamit niya talaga yung mga frames para makapag-compose ng magandang mga litrato. Okay, ganda, di ba? Okay, so yan pa. Ba't ba lumiit to? So nakikita nyo, sa playground lang kuha yan. Pero ang galing, makikita nyo yung iba-ibang ano ng tao. Nalito ko sa ano, sandali. Oh! Balik tayo. Sorry. Yan. Okay. So, ano yung mga common themes na ginagamit natin pagdating sa street photography? Okay. Ay, good afternoon, Melvin. Oh, welcome to the stream, Miss Karina. Oh, si Sir Romel. Hello, Sir Romel. Very privileged tayo. Isa sa mga idol ko sa street photography, si Sir Romel nanonood. Okay. So, ito yung mga common themes or subgenre na tinatawag natin sa street photography. So, meron yung paggamit ng geometry, minimalism, at isolation. So, ito yung gumagamit tayo ng magagandang background na meron siyang geometric patterns. Tapos, very minimalistic siya, kumbaga konti lang yung human element. Mas nangingibabaw yung magagandang background. Okay, so katulad nito, di ba? Yung geometry ng lines na nakita natin, ito yung shot ni Ruby Palha. Okay? So, nakikita natin yung lines nung, ano ba to, reels or ano, tapos yung mga lines, ang gaganda. Pero yung tao, makikita mo yung tao rito, di ba? Nag-iisa lang yung tao, dun lang. Pero yung lines, yung ginagamit yung leading lines to point to the subject, ang ganda nung mga ano niya. Yan yung tinatawag na geometric at minimalism. So, hello to our viewers. Si Chen Jinpu, our friend from Deity Microphones. Okay. Hello, Miss Tricia. Hello din po. Okay. So, next. So, like this other photo by Panho, very minimalist siya. So, it's concentrating on the geometry talaga eh. Diba? So, you see the patterns. Ang ganda, oh. Dalawang triangle, then the whole frame itself. So, the geometry is the one that makes the photo really beautiful. You still have a human element, but it's very minimalist. Very small portion lang siya when it comes to the photo. Okay.
So this one again from Michael Papas. So ang ganda ng mga patterns, you have all these different patterns ng window, but still you have that human element and you have these beautiful lines and colors. Panalo. Diba? Okay. So this is one of our Pinoy street photographers, si Jemski San Pedro. So Jemski, he used the lines. I think this is shot sa SM eh. SM bus station. I don't know which one, pero still using the leading lines, ang daming leading lines. The geometry of the lines makes the photo beautiful and you still have that human element. Okay? Ganda. Okay? So this is another one by Jeff Mercader. So this is using frames. So you have okay, different frames here. Different frames here. Frames. So it's all full of frames, then you have human elements. Ang ganda ng composition. Okay? Next one, another one by Jeff. So geometry. So nasakyan niyo na, 'di ba? Geometry. Another one by Jobal. Okay, the geometry of this circle, the nice circle, and the nice attraction din ng light and with this leading lines. So everything is about the geometry. So the geometry with the human element makes this photo really beautiful. Okay. So another one by Jobal. I think this is famous one sa Hong Kong ba to or ano? Yeah. So, okay, this is one of my photo also. So, ito naman yung geometry ko. So, I'm using like the geometry of the circles. And may circle din yung ano? May circle din yung headwear nung bata. And with the framing, okay, so I'm using the different frames then, okay, to have a composition nung human element. Okay? So next, so another shot. So we're using this geometry rin, yung arch. Kumbaga parang three-dimensional siya. So meron tao but meron minimalist lang siya. So minimalist ibig sabihin the human element takes only a little portion of the photo. Okay. So another one. Sorry. Okay, so this one wala na to. Ito yung nagiba na ano eh, nagiba na underpass from Commonwealth to Quezon City Circle. So ayan yung geometry ng mga lines. Yan, geometry. Then also yung silhouette din, nag-create siya ng magandang geometry rin. Okay? So, okay. That finishes the minimalism and the geometry. Okay? So, punta naman tayo sa juxtaposition. So, juxtaposition. Ano ba yung juxtaposition? Okay. So, ito yung mga samples. So, parang kino-compare niya yung mga different elements, either making it ina-highlight yung similarity or yung difference. So katulad nito, parang kinukumpara niya yung itsura, yung forma nung gripo saka yung forma nung ano man tawag dito, geese or swan or whatever. Yan, yun yung tinatawag na juxtaposition. So katulad nito, yung inaantok na tao. Yeah, no, yung tao saka yung tao sa wall. So gino-juxtapose niya yung background against the human element. Okay. So ito pa. So nagkakamot, nagkakamot yung tao, nagkakamot din yung aso. So yan yung tinatawag na juxtaposition. Okay. So ito naman, okay? Simpleng juxtaposition.
Ito naman, contrast naman. Kanina, di ba, similar. So, ito naman, contrast naman siya. So, here, you see on one side, nakadivide siya sa dalawang frame eh. The young couple na very sweet and the old couple na medyo detached na sila. Okay? So, yan yung juxtaposition na pa-contra naman. Okay? So, it's either similarities or contrast. Okay. So, parang ito, kinokontrast niya yung different elements ni Alex Webb. Yung parang the old traditional ones with the modern. Okay? Or the divine and the not so divine. Parang ganun ang interpretation ko rito eh. Okay. Another technique na ginagamit nila ay yung force perspective. Oh, JP, actually, napakalawak talaga ng street photography. So, iniisip, akala niya raw daw dati, mga building lang ng Taguig. Okay. So, it's not just about the what you see in the street. Very, ano rin siya, you have to capture. You have to turn the ordinary na nakikita mo sa eksena, sa kalsada, to something extraordinary. Okay. So, katulad nito, force perspective, so kailangan may mga overlapping elements that will make it look either surreal, scary, funny, or something different. Okay, so tingnan natin yung sample. So, katulad nito, ginuxtapose niya lang yung babae, ito yung human element natin, ginuxtapose niya tong dalawang paninda niya ba to or something na naiwan lang doon. Na para naging ano siya, naging dede. So, it made it like a little bit funny, di ba? Okay. So, eto, nakakatuwa. Yung isang gawa ni Joel Mataro. So, Joel, actually, isa sa speaker natin sa Monday. So, eto naman, yung nagkakarga ng tangke. So, tinapat niya lang tong hose. At kinonekta niya ron dun sa tao. Di ba? Nakakatawa. Ang galing nito, actually, isa sa favorito kong street photography ito eh. So, ito, isa sa mga classic shots ni Jobal, okay? So, sa palengke, masarap actually mag-street photography sa palengke. So, yung ulo ng baboy, winesto niya ron sa ulo ng tao. So, akala mo tuloy, nagtitinda baboy. Yung pala, yung nakasabit lang na ano. Nakakatuwa, di ba? Okay. So, ito, kasama ko nito, nagpoto walk sa Baclaran. So, 'di ba marami ron yung mga manikin, yung mga figurine na kalahati lang, dinidisplay lang yung palda. So, tinapat niya lang yung tao, chinempuhan niya. So, etong mama tuloy, 'di ba? Akala mo nakapalda yung mama. Nakakatuwa. So, eto naman, isa sa paborito kong street photography. So, ano 'to? Nakunan ko siya nung Chinese New Year. Okay? So, yung sa Chinese New Year naman, so may mga nagtitinda, meron silang Chinese lantern. So, ginawa kong ulo tong mga Chinese lanterns. Okay? So, yan yung tinatawag na force perspective. Okay? So, eto, meron akong nakitang dekorasyon ng Chinese sa yung nakasabit. So, using mahabang lente, inintay ko may dumaan dyan. So, dumaan yung gwardya. So, ang itsura ngayon tuloy, parang kinakagat siya netong parang dragon eh. So, yan yung tinatawag na force perspective. Okay. So, another yung typical theme is yung color play. So, ginagamit natin yung kulay para makapag-create ng magandang litrato. Okay. So, katulad nito, actually, ito yung isa sa mga paboritong shots ng mga street photography friends natin pag National Day. So, yung may mga parang kulay ng bandera, di ba? O, yan. Okay, you have the red, blue, and the yellow. Okay, ganda. Saka yung color kasi talaga very pleasing to the eyes eh. So, ito naman yung isa sa paborito ko ring street photography na nagawa ko. So, actually, nakita ko, mayroong mga batang tumatakbo. Sabi ko, aba, yung mga lalaki, pula saka asul. Tapos yung babae, pula rin saka asul din. So, tinimingan ko lang siya mabilis. Kasi to, tumatakbo siya. Ako rin tumatakbo na rin para mahuli ko, di ba?
Kasi kagandahan yan, etong matanda na lalaki sa kababae, naka-blue sila. Tapos etong maliit naman na lalaki nakapula, nakapula rin to. 'Di ba? Tapos nakadagdag pa yung compositional elements, yung mga lines natin, 'di ba? Ang daming lines. So geometrically ang ganda niya. Okay? So yung pattern din nung ano, nakatulong din siya eh. Maliban do sa kulay, maganda rin yung backdrop. Okay? So ito naman yung color play. So nakita ko naman dito, iba-iba yung kulay ng basurahan, 'di ba? Oh, 'yun. Yung kulay nung ano, natapat do sa kulay ng damit saka yung kulay ng basurahan. Oh, hello Violet. Thank you Raud daw at marami siya akong natututunan. Okay, this is what our show is about, para matuto kayo at ma-inspire. So hello kay Exal Buller Agnes. Na late na nood, okay lang. Mahaba-haba itong topic natin and you can also watch it later. So hello Rico, Jerwin, Joanne, thanks for watching. Okay. So pag may question lang kayo, ah. So nasa color play tayo ngayon. So eto naman, nakita ko rin siya, naglalakad ako. Mahilig kasi ako sa color play eh. Pula. Asul. Yan, di ba? Parang trip-trip lang. Mahilig kasi sa kulay-kulay eh. Okay. So, ito ang isang nakakatuwa na ano. Ito yung actually, mas mahirap siya kasi, kumbaga talagang iba eh. Kailangan mabilis ka at ano, yung imagination mo, maano rin, mabilis din mag-isip. Okay. Oo, Job Ayo. Excited na talaga tayo mag-photo walk sa new normal. Pero, actually, pwede na ngayon, pero ingat lang guys, ha. So, maintain social distancing at take care of your health. Okay? So, kailangan sa surreal, yung ano siya, unreal or strange. Okay. So, katulad nito, nagpunta ako sa isang, ano ba to, parang, ano rin to eh, parang changi-changi eh. So, nakita ko, may nag-aayos ng manikin. So, di ba, pag una mong tignan, kung di mo alam tindahan, sabi, bakit may bit-bit na ulo tong ano? May bit-bit na ulo tong mama. Akala mo, ano, yung pala, manikin lang siya. Kumbaga, siguro nag-aayos, sinuotan lang ng damit, tinanggal niya, tapos ibabalik niya. So, kailangan mabilisan tayo mag-shoot. Pag nakita, shoot. Compose. Yeah. Okay, so eto naman, kay David Marquinto. Isa sa actually, idol natin yan. Actually, he's based in ano eh, UK yata siya eh. Napakagaling na photographer nito si ano si David. So ito yung aso, actually pinapasyal lang ng mama eh or nung ano, 'di ba? Kaya lang ang ano niya yung sa lighting niya saka yung sa atmosphere niya parang ano ito eh, yung dogs from hell ganun, parang nakakatakot eh. So ito naman, naglalakad ako sa Makati noon. So, tinawag ko kasi surreal kasi parang habang kinukunan ko siya, meron din parang tayong technique yung mga street photography. Yung parang sinasama mo yung shadow mo as part of the compositional element. Yan. So, ito yung parang surreal part. This is actually my shadow. Tapos, ang parang creepy nito, uy, parang may sumusunod sa akin. Meron sa akin sumusunod na shadow. Mm. So, hello to, ano, to Resly. Kamusta dyan? Okay. So, yung, actually, ang pinaka-selling point nito, yung tumingin siya, napatalikod. Sabi niya, parang may sumusunod sa akin. Ah. Actually, ako yung sumusunod sa kanya. So, that made this one a little bit surreal and parang medyo sort of creepy siya. Okay. So, ito isa sa paborito shot ko. Namamasyal lang kami nito. Parang, ano to eh, island tour or something eh. Sabi ko, okay itong driver na to ah. Nung bangka ah. So, nakalawit siya sa, ano, tapos yung nag-navigate nung bangka, ito lang, yung paa niya lang. Kasi siguro rin, may mga nakaupuro sa harap, hindi niya makita. Kaya,
nakaangat siyang ganun or mainit sa loob. Eh ako naman gusto ko sa loob kasi medyo mahiluhin ako kaya nandun ako sa loob eh. So sabi ko, ang ganda na nitong paa na to. So how can I compose the photo na magkakaroon siya ng ibang itsura? Kasi kung i-close up ko lang siya, ay ba, i-close up ko lang siya na, o alimba, para i-close up ko lang na ganyan, okay lang din siya. Pero iba yung dating nung ganito eh. Diba? So, I use, merong dalawang parang bodyguards kaming kasama. Okay? I use their, ano, yung, I use their arm. Okay? Para siyang framing. Okay? May framing. Okay, so sorry guys, sasandali lang. Mukhang importante lang 'tong tawag ko, sorry ah. Hello po. Sir, ano 'to? Delivery? Na laptop? Laptop po? Ah, sige. Papasundo ko lang po kayo sa gate, sandali sa RAM. Wait lang po sandali. Naka-live lang kasi ako. O, sige po, papasundo ko po kayo sa ano, papakuha ko po sa anak ko. Okay, okay. Okay, guys, so, sorry ah, pasensya na, kasi merong magdi-deliver ng laptop for review. Kaya, I have to answer it. Okay, guys, just give me ano lang ah, 1 minute. 1 minute lang. Para ano, para papakuha ko lang yung laptop ah. Sorry ah. I'll be back in 1 minute. Okay, I'm back guys. Asensya na, may nag-deliver lang ng ano, ng laptop na ano, ng Asus for ano yun eh, for review. So, hello tayo kay Sunny Chua, good PM. Type ko rin yung yellow shirt mo na kontra sa background. O si JP, giveaway. Hindi pwedeng giveaway to, mahal yung laptop na yun. Siguro pag end of the season, mag-giveaway tayo ng something maganda. Okay na ba sa'yo ito, JP, yung ganito? Okay na ba sa'yo itong, ano, yung ganitong giveaway? Ang Huawei pre-lace na Bluetooth headset? Sige, giveaway natin yan sa end of ano, season 2. Paparapol natin yan. Sa end of season party natin. Okay guys, so balik tayo ron sa... balik tayo sa ating stream. So, yung sinasabi ko nga... So, ginamit ko tong braso ng dalawang tao para ma-frame. So, kasi maganda to, yung subject na to, unique na siya, pero using the other elements, kasi malalaki tong braso, ang ganda eh. You frame, naka-frame din siya. So, parang contrast din, di ba? Ito paa, ito naman yung braso. Okay? So, yun yung, kumbaga, nakakita ka ng something unique na, nakakita ka ng something unique, pero use the elements around you para makompose mo pa yung litrato na mas maganda. Okay. So, isa namang another subgenre is yung funny at humor. O, sabi ni Sunny, type niya raw tong, ano, type niya raw yung headset. O, manood ka, Kuya Sunny, sa ano, end of season 2. Siguro within mga 2 weeks. Paparapol natin yan. Okay. So, ito ngayon. Kanina sample kanina, di ba?
So, eto yung parang nahati siya sa dalawang grupo eh. Di ba? Nakakatuwa. Yung babae, nanonood siya, nakadamit siya. Iisa lang. Pero etong walang damit, ang daming nanonood, yung mga lalaki. Di ba? So, hello, Jay Ganson. Hello rin. Kamusta na? Ang ating mga kasamahang sa street. So, eto isang nakakatuwang litrato eh. Di ba? Baligtad. Yung nagpe-painting, ang nakahubo ng ano, baligtad to. Yung nude model, yun yung nakadamit. Nakatuwa to. Si Elliot Erwitt. Actually, merong Pinoy version nito. Ang ganda. Sayang, di ko ano. Pag nahanap nyo yun, nakakatuwa siya. Yung mga photographer naman yung nakahubo. Mga Pinoy na ano ha. Pinoy na mga lalaking photographers. Tapos yung babae, nakadamit. Ang ganda ng version na yun. Okay. So, another subgenre is yung tinatawag na background interaction. Actually, ito guys. Ito yung isa sa pinakamadali. Kumbaga, maghanap ka ng background na maganda, tapos maghintay ka ng human element na mag-i-interact or dadaan dun. Sabi ni JP, padamihan na lang daw ng attendance. Wag na raw i-give away. Oh, okay yun ah. Okay, so ito yung background niya. Okay? So, assuming natin ito yung background. Okay? So, assuming natin ito lang yung background nakita mo, di ba? So, mag-abang ka na. Ano kaya magandang ano dyan pag may dumaan na tao, di ba? So, katulad nitong ginawa niya, naghintay siya ng tao na dumaan. So, ang kagandahan nito, may dumaan na tao, tapos huminto pa, nag-ayos ng sinelas. Pero actually, hindi niya naman tinitingnan yan, di ba? So, parang naninilip siya. Yun ang nakakatuwa rito eh. Hello, TJ Manalo. Good afternoon din. So, ito yung background. Tapos, mag-abang ka ng human element. Tapos, ang kagandahan nito, ginamit niya yung frames. Ang ganda, di ba? This is actually a photo of our late friend, si JB Mataro. Napakagaling na street photographer nito si JB. Rest in peace, bro. I know you are in heaven already. Okay, so next. So, eto naman, yung poster ng ano to, yung parang, ano man pinikula to, parang malamang to, James Bond, di ba? Okay. So, may pinapakita yung ano. So, parang pinalabas niya na nagkakaroon ng holdapan. So, yung background, naghintay siya ng magandang human element to interact with it. So, eto kumisan, tiyagaan, maghihintay ka rin sa background mo, pero hindi darating kagad yung ano eh. Hindi darating kagad yung ano. So, eto naman, nakita ko lang siya. Okay? So, eto yung parang poster. Eto yung poster mismo, yung sa toilet siya ng ano to, SM North eh. Tapos meron lang akong nakaparada na ng mga carts. So, parang yung real, naka-interact siya rin sa poster. Okay, simple lang siya. Nothing great. Okay. So, yung iba naman, yung mga karaniwan na mga litrato na nakikita natin, yung parang depicting yung everyday life, di ba? Pero siyempre, nakikita mo, habang naglalakad tayo, there is always depicting yung everyday life. Pero, pag kinunan mo yung street na photo na depicting everyday life, kailangan something ano pa rin siya. You have to turn the ordinary to something extraordinary. So, alam mo, kukunan mo lang yung tao, wala naman dating. Okay, you can call it a street photography, street photo, pero wala siyang dating, di ba? So, you have to find yung tinatawag nga natin na decisive moment eh. Yung the right time to click and the right composition. So, magbigay tayo ng ano, mga examples. So, ang importante kasi rito, yung kailangan, meron siyang, it should be unique. Tapos, meron siyang tinatawag na moments. Either something emotional, something funny, something scary. Yung talagang, meron talagang moment na, pag pinindot mo at that moment, something is different.
So, kailangan meron siyang story or message. Okay? So, katulad nito, actually, ito kuha lang siya sa tricycle ni JB. So, ang ganda, nakatingin yung ang ganda oh, yung nakatingin yung mga yung bata eh, di ba? Tapos ang ganda nung parang framing din niya, sa ang ganda nung lighting. Yan ang gusto ko diyan eh. So eto naman, kuha sa ulan, di ba? So something ano rin siya. Napakaganda ng composition ni Joel Mataro at ang hirap din kasi nito yung to capture that moment yung pag yung umuulan, di ba? So eto naman yung isa sa classic na photo ni Gary. Yung mga ano siya, yung couple, may dala silang something unique, yung unggoy, di ba? So cute. Imbis na mga real na mga bata, unggoy yung bit-bit nila na. Okay? So eto. Oh, eto. Kuha lang sa jeep. Nakakatawa rito. Kung titingnan mo, lahat sila natutulog. Okay. So eto naman, yung kuha ni David Marquinto, di ba? Yung parang nagmamano or nagpe-pay respect yung aso. So ano siya? Very emotional. Yun ang ano, maganda rito eh. Yung meron siyang emotions na pinoportray at may istorya. So welcome to the stream, Aldrin. Okay, so eto naman, natutuwa lang ako yung meron siyang parang magpo-post ka ng mga love notes eh. Eh, yung mga bata, ito yung isa nakakatawa. Oh, yung bata, oh, todo yung ano niya eh. Todo bigay yung posing niya eh. Oh, tapos etong isa, iba namang klase yung posing niya. So, natuwa lang ako. Maganda yung backdrop. Ang ganda nung ano. Tapos, alam niyo yung mga bata, yung mga interaction. So, kumbaga, pag bata ka pa, playful ka pa. Tapos, eto, parang ano siya, medyo serious siya. Nagbabasa siya nung mga notes. Okay. So, napakaganda na itong litrato na to. Tuwan-tuwa talaga ako rito. I think this was shot in Hong Kong ni Jubal eh. So, yung maga na yun, ang daming aso. Okay? Ang daming aso. Pero yun, nag-iisa yung mama, di ba? Nakakatuwa. Yung pangmahal na araw, naglalatay sa likod, gandang pang-street photography. O, yun. Actually, JP, isa sa mga paboritong mga festivals, ayan, yung pag yung mga mahal na araw, sa Quiapo, yung Nazareno. Alam nyo kung bakit paborito ng mga street photographer yung mga ganong kasing festival? Kasi, pag yung ganong festivals, yung maraming tao, hindi masyadong, pag kumuha ka ng tao, hindi ka mahihiya kasi maraming nagpipicture din eh. Hindi katulad ng pag ordinaryong araw, pag yung magpipicture ka, ay, baka nakakaya, pipicturean ko yung mama or yung ano. Hindi katulad ng pag-festival, ang daming turista, ang daming nagpi-picture. So, hindi ka parang nahihiya or natatakot na ano. Kasi importante yan sa street photography. Yan yung pag-aaralan natin sa next week series. Yung to get out of your comfort zone, yung maging bold ka sa pagkuha ng litrato, ano yung mga techniques na dapat nating matutunan para makakuha tayo ng something na pangmalapitan at yung talagang may tapang yung kuha mo, hindi yung parang ang kuha mo napakalayo, di ba? Okay. So, sinasabi natin sa street photography, dapat merong tao. Pero meron ding isang genre ng street photography, yung tinatawag na no human element. So, wala siyang tao sa photo. Okay? Pero ang importante, dapat you must still depict humanity or traces of existence of people or similar dun sa human characteristics. Okay? So, kahit wala siyang tao, pwede pa rin siyang tawaging street photography. Okay? Kasi sabi nga natin, street photography should be candid, it should be done in public places, and it should have the human element. Okay? So, pero kung meron siya nagdi-depict ng humanity or traces of existence or similar to human characteristics, pwede pa rin siyang matawag na street photography. Okay? So, katulad nito. So, wala siyang tao, pero nakikita natin yung smiley. So, parang may tao rin na dalawa na naka-smile. Okay? So, ito yung no humans, but merong similarities sa human. Okay? So, katulad nito, no humans, pero sabi niya, JR Love Sanang, bagay silang dalawa. So,
parang ito, inaano sila na para sila yung representation ng human. Yung kumbaga lovebirds or ano, love hens. Okay? So, isa, ito, isa rin sa paborito kong ano to, genre ng street photography, yung light and shadow, saka yung mga quality ng light. Okay? So, ito kasi, pag meron yung maliwanag, nagre-create siya ng shadow, o kaya yung sa umaga, or yung bandang hapon na, yung mababa yung araw, ang ganda ng quality ng light, yung mga golden hour. Okay? Kasi, ang kagandahan nito, very directional yung light. So, either na maganda yung tumatamang ilaw do sa subject mo, or it creates shadows. Okay? So, tingnan natin example nito. So, eto, di ba? Etong parte na to, wala siya sa liwanag. Kaya siya nakasilhouette. So, etong babae, tinamaan siya ng liwanag. Okay? Pati itong background, tinamaan din ng liwanag. So, yung sinasabi natin na nag-play yung shadows against sa light. So, yan yung sa subgenre na yan. Okay? So, katulad nito, yun, no, tumatakbo, akala mo shadow. Okay? Pero ito yung tinatamaan din ng light, saka ang ganda ng light dito mismo sa ano. So, yung quality ng light, especially yung mga bandang umaga, yung hindi naman sunrise, ha, yung medyo, yung araw nasa ano siya, kumbaga from, let's say, mga 10 o'clock to 11 o'clock yung position ng araw, or sa hapon, bago mag-sunset, yung araw niya, hindi siya nasa taas. Kasi pag nasa taas, wala na siyang shadow, di ba? Ang shadow, nasa baba, maiksi lang. So, mahaba yung shadows pag yung angulo ng araw ay maaga or yung bandang hapon na. Okay, so ayan. So, nakikita nyo yung mga shadows dito na kinreate. Okay, kasi yung araw nandun, mababa na eh. So, nagre-create siya ng very long shadows. So, nagko-complement doon sa long legs nung mga ladies. Okay. So, ito ang style na isa sa pinakamahirap na gawin. Okay. Etong yung intrusive and in your face. Okay. So, ito yung gumagamit ng flash. Isa sa pinakasikat na photographer dito, si Bruce Gilden. Yan. Kaya kita mo yung mga mukha nung mga kinukunan, nakala mo, nasyashock sila. Kasi, bigla na lang lilitaw sa harap mo, tapos pipicturean ka. Kaya kita mo yung mga itsura niya, ano, para sa Pilipinas, nakakatakot ko muna ganito, baka mabugbog ka. Yan. Yung talagang very close to, tapos ito, gumagamit siya ng flash. So, kailangan dito, medyo talagang sanay ka na sa street photography at malakas na yung loob mo. So, ito, actually, kuha to sa Japan ni Bruce Gilden. Oh, mukhang mga, ano to, Yakuza, ano. Okay, so, another one is yung mga candid portraits. Ito yung mga unposed portraits ng tao sa kalsada. So, ito, isa sa sikat na, ano to, photographer dati sa Singapore. Si Danny Santos. Okay? Paboritong-paborito niya nakunan yung tao sa kalsada ng Singapore, lalo na pag umuulan. So, hello sa ating street photography friends, si Melo Melo. Hello, Melo Melo. Yan. So, ang gusto ko kay Danny, ang galing niyang pumili ng subjects, saka yung timing niya. So, he's actually very noted sa mga rain scenes. Yan, di ba? Ang ganda. So, ano to? Si Danny Santos from Singapore. Actually, pagkatapos niyang sumikat dito, kinuha siya ng mga ilang company sa Singapore to make photos for them. Kahit nag-umpisa sa ganyan, sa street photography. So, ayan, yung quality of light and beautiful subjects. Okay, compositional techniques. Okay, guys, kung meron kayong mga tanong or meron kayong ano, i-share, gustong i-share na experience about your street photography, comment lang, guys. Thank you sa mga nanonood sa live stream. Okay. So, ito yung mga techniques na gagamitin natin para makapag-compose ng magagandang street photographs. Okay, gumamit tayo ng frames. Okay? So, ito, kuha ni Alex Webb. So, itong, nagamit niya yung salamin na to, yung reflection ng actual ng salamin, ang ganda ng composition, di ba?
panalo. Okay, so use ito, yung mirror din. Ginamit niya rin yung mirror as a frame. Okay. Ito pa rin, paboritong-paborito ni Alex Webb, yung mga mirrors. Okay, so ito naman, ibang technique naman na tinatawag nating frames. Yung sa mga pader, yan, di ba, naka-frame. Kung baga, gagamitin nyo yung mga pader, yung mga partition, yung mga columns, para mag-create kayo ng frames. Na, yung tinatawag na natural frames. Okay. So, katulad nito, itong poste na to, di ba, yung poste na yan, naging frame siya to segregate the different subjects. So, actually, itong mga kamay-kamay na rin to, nakakatulong din siya kasi parang nakakat niya rin yung frame sa baba at sa taas. Okay. So, ito, nagamit niya itong yung pader to segregate this part and this part. So, yun yung tinatawag ng mga techniques using your frames. Okay. So, ito naman, na-frame niya yung mga bawat guhit. So, different areas, different subjects. Okay. So, ito naman, parang ginamit niya actually yung rainbow to frame this part and this part. Okay. So, ito naman yung butas nung parang tulay yata ito. Di ba? So, nagamit niya to frame the subject. Ganda. Okay. So, isa sa importanteng technique din natin kasi ang photos, ano siya, it's a two-dimensional medium. Kumbaga, meron ka lang ganito at ganito. Yung kumbaga, meron ka ng length at width. Wala kayong lalim. So, importante, pag nag-take ka ng photo, kailangan gawin mo siyang parang 3D, parang three-dimensional. Kailangan meron siyang depth. So, paano mo ba mapapalabas yung depth sa photo, which is two-dimensional? Okay? So, gumamit tayo ng meron tao rito sa foreground, meron sa middle ground, at meron sa background. So, yung iba-ibang layo ng tao, nagkakaroon siya ng lalim. Yun yung tinatawag na depth. So, use a foreground, middle ground, at background to create parang magmumukha siyang three-dimensional. Okay. Hello, Joel! Kamusta na? Hello po kay Joel Mataro. Nanonood siya ngayon. Siya ang ating guest this Monday. Idi-discuss niya ang history about street photography. Joel, actually, ang tagal na to. Ano na to? Yung material ko na to. Ano na to? Siguro, mga 5 years old. Naungkat ko lang. Okay. So, ayan, di ba? Meron kang foreground, meron kang middle ground, meron background. Ang ganda niya. So, yan yung tinatawag na layering. Kumbaga, you are layering your different subjects to create depth. Okay. So, ayan. So, meron yung background, yung foreground, middle ground. Nakikita nyo yung mga kulay ni Alex Webb. Ganda, ganda. Okay. So, ito naman kailangan matutunan din natin ang paggamit ng quality of light. So, sinasabi ko nga, maganda yung afternoon. Siguro yung hindi naman sunrise. Yung medyo nakasikat na yung araw. Hanggang siguro mga 9 o'clock. Tapos, yung sa hapon, yung banda mga 3 o'clock onwards, yung pagmahaba na yung shadow, ang ganda rin nun. Actually, even yung blue hour, ang ganda, iba rin yung kulay eh. Hello, Maros! Thank you for watching the live stream. Kamusta? Okay? So, katulad nito, ang ganda kasi yun yung pagtinawaan ng liwanag. Diba? Tapos, may contrast nung hindi tinatamaan ng liwanag. Yung interaction ng shadow sa kanong light, saka yung quality ng light, ang ganda talaga. Yun ang i-aim nyo, guys. Kaya kailangan sa street, yung medyo maaga-aga at yung bandang hapon. Kaya nga pag photo walk, malamang nasa hapon ako kasi kuminsan tinatamad akong gumising maaga eh. Hi, Nitz, Salayog! Kamusta po? Okay, another compositional technique is using the perspective or yung angles natin. So, pagkukuha tayo, huwag tayong kukuha yung eye level. Okay? Huwag eye level. Kailangan, either mababa ka sa subject mo
or mas mataas ka sa subject mo, huwag yung eye level. Bakit? Kasi, ikaw, naglalakad ka, yung mga nakikita mong mga composition or nakikita mong mga litrato or yung nakikita mong experience, laging eye level. So, kung yung photo mo eye level pa rin, magmumukha siyang ordinary. Pero ikaw naman, di ba, bihira kayong nakaupo or nakahiga or nasa taas. So, mas unique yung mga angulo na yon. So, gamitin mo yung angulo na yon pag kumukuha ka rin ng photos. Okay? So, katulad nito, top view siya. Okay? So, eto, kuha ko to, top view. So, parang ginamit ko tong top view, pero kasi nakita ko, ang daming mga triangles eh. Yan, no? Triangles, triangles. Kasi yun yung design ng ano eh. Yun yung design ng floor. Pero ang kagandahan nito, yung nakita ko kasi, etong ano niya, nag-ano nung form ng mga phones nila, so may triangle din. So parang, inumpare ko tong triangle na to against doon sa mga triangles sa floor. Okay? So ito, yung talagang tinatawag na decisive moments, di ba? Ayun, no? Yung tumalon, yung bata, yung tumatakbo. Pero yung angulo niya, actually, kung eye level to, walang dating to. Pero ang kagandahan kasi nito, ang baba ng angulo niya, kaya yung talon ng bata o yung takbo ng bata, parang napakataas. Okay? So, guys, yun din ang tip ko, ha? Pag magja-jump shots kayo, huwag kang kukuha ng jump shot nang nakatayo ka. Hanggang maaari, maglatag ka ng tuwalya or kung ano man yung kailangan mo ilatag, humiga ka or dumapa ka pag kukuha ka ng mga jump shots. Okay? Pag kumuha ka ng jump shots na mababa kang ganun, grabe yung taas nun. Lilitaw siya. Hello, RT! So, si RT ang magiging guest natin sa next Friday. Si RT, actually, ang didiscuss niya naman, ano ba yung tamang mindset natin when we are doing street photography? So, ang ganda nung lineup natin, guys, next week. So, we are starting. Actually, this starts the street photography and docu series natin. So, for the next 1.5 to 2 weeks, ang magiging topic natin is anything related to documentary and street photography. Okay. So, ito naman, isa sa mga compositional techniques din natin is gumamit tayo ng tamang placements or yung mga formations. Okay? So, katulad netong kuha ni Henry Carter, ang ganda ng flow kasi nito eh. Yung, ano to eh, funeral to eh. Parang nakikita nyo yung flow. Parang umiikot yung composition niya. Yun ang kagandahan netong photo na to eh. So, ito naman, yung kanilang mga kamay, di ba? So, para siyang nagdudugtong-dugtong at it's making you watch the photo from here, following the lines. Ang ganda nung ano, composition ni Henry Cartier-Bresson. So, ito naman, yung mga tsika-tsikahan, oh, di ba? Ang ganda nung ano nila, yung placement niya, yung mga grouping-grouping. Ganda. Okay, so isa pa naman yung combinations. So, hello, Rinilki Agasid Dandasan. Thank you for watching the stream. So guys, pag meron kayong comments or gusto nyo i-share ang experience nyo sa street photography, saan ba yung mga paboritong nyong lugar, at kung ganun nyo na namimiss ang ating street photography. So eto, di ba, ang combination naman, ang sinasabi natin, di ba, we use yung technique ng frames, yung depth, yung merong foreground, middle ground, background. Okay? So, the use of colors. Ayan, iba-ibang kulay. So, yan yung, kumbaga, pinagko-combine na natin yung mga different compositional elements. So, yan, di ba? Ang ganda pa rin. Frames, colors, you have foreground, background, middle ground, quality of light. Ganda. Ganda rin ng ilaw niya, di ba? So, yung combination ng artificial light saka yung natural light, ang ganda. Okay. So, ito pa rin. So, yung framing, meron tayong foreground,
Meron tayong lights, merong shadows. Diba? Ang ganda. So, ito parang matanda siya. Kumbaga, different types of ano to eh. Kumbaga, yung love ng mga teenagers, love ng parents, at yung loneliness nito kaya nagtakip na siya. Parang ganyan yung istorya niyan eh. Malalim din tong photo na to eh. Okay, guys. That's the different techniques. Ito, guys, parang overview lang natin to ha. Actually, yung mga guests natin next week or starting Friday, sila yung mag-share ng mga actual techniques. So, siguro isa rin sa gagawin ko is I will do a technical one. Yung paano pag kumuha ng mabilisan. Like kasi, problema natin, kumisan yung mga camera natin, mabagal yung focus. Or bago mag-focus, or kung mag-focus man, mali. So, gagamitin natin yung mga focusing techniques. Paano mag-expose netong mga lights and shadows. So, gagawa rin tayo ng technical session yan. Siguro pagkatapos nung ma-inspire tayo ng ating history at yung mga compositional techniques ng ating mga batikang street photographer na friends. Okay. So, guys, eto lang at tips. Okay, yung sinasabi natin ng street photography, hindi lang binabasa yan. Okay? Hindi lang pinapanood yan, kailangan pinapractice din yan. Okay? So, para yung swimming, kailangan daw gawin mo siya para matutunan mo siya. Okay? So, importante rin, we should be inspired by the others, pero don't imitate. So, okay lang, sa umpisa, ano, gayahin mo, paano ba ni ginawa to? Gayahin ko, ganyan. But later, magdi-develop yung style mo, yung sarili mong style. Pag na-develop yung sarili mong style, lilitaw na yung style mo sa mga litrato mo. Okay? So, yan ang sinasabi ko, it's like fishing. Okay? So, pag sinabi kong fishing, kasi pag nangingisda kami lalo sa dagat, umisa isang oras, walang huli. Pero pag nakahuli ka, tuwan-tuwa. So, sometimes, lumalabas ka, wala namang huli. Umisa, mas mainam pa, bumili ka na lang sa palengke kung gusto mo lang mong isda. Pero, sinasabi nga natin, it's not about the fish na mahuhuli mo. It's the fun, yung experience at yung fun of fishing. So, ganun din sa street photography, di ba? So, kahit wala kang mahuli, nag-enjoy ka dahil nakalabas ka at nag-picture ka. So, yung tinatag, oh, pare, kota ka na ba? Wala pa, wala pang huli. Ganyan. Pero pag nakahuli ka naman, kumisa nga, sinasabi nila, ano yan eh, mahirap talaga yung street photography. Kumisan, isang buwan ka na lumalabas, wala kang, meron kang mga litrato, pero hindi ganun kagaganda. Hello, Hurley Wilson, ang isa sa ating mga suki. Hello din sa'yo. Okay. So, yun, very timely. Sinasabi nga natin, stay safe. Okay. So, sinasabi natin, there is no photo worth your life. Okay. So, ingat lang guys, keep safe, especially with the COVID times. So protect yourself, yung sanity, yung mga hinahawakan natin, sanitize, and ano, yung social distancing. Okay. So, yan, isa sa tip ha, ito ng mga kaibigan ko, use public transport. Kasi pag nakakotse ka, mas konti yung makukuna mong litrato. Pero pag nasa jeep ka, nasa bus ka, actually, ang daming nangyayari. And also, since hindi ka nag-drive, mas makakapag, ano ka, makakapag yung attention mo sa paglilitrato nandun. Pero minsan, actually, sa kotse, pag may nakita ka, siyempre, safety first, di ba? Okay. So, yung sinasabi natin, yung think before you shoot. Kumbaga, pag-iisipan mo na, matagal pa lang, halimbawa, meron dumadaan na tao, malayo pa lang, mukhang okay to. Pag dumating siya sa banda rito, babagay sa kanya. Okay? Pero kumisan, meron talaga yung eksena na nakita mo lang, wala ka na time mag-isip. Kasi pag nag-isip ka pa, mawawala na yung chance na makunan mo yun eh. Diba? So, kailangan, mabilis ka rin mag-isip. Okay? So, yung sinasabi natin, join an SP group. So, maraming mga Facebook group yan. So, mamaya, pag yung sa mga actual na mga ano natin, ako, nagsimula ako dyan sa
UK, yung usapang kalye, FSP, daan, open wide street. Actually, luma na to eh. Marami ngayon actually na mga updated na mga Facebook group. Okay? Pero yung mga original talaga niyan, ayan, yung mga FSP, UK, daan, and yung mga nauna, mga, that is, I think, mga 7-8 years pa ago, nung naging active ako sa street photography rin talaga eh. Okay. So, ano ba? So, sabi nila, shoot with experienced street photographers. Ayan, sila RT, sila Lucas Lau. So, baybayan nyo yan. Nagpo-post yan sa kanilang mga, ano, mga Facebook page. Kung may mga photo walk, si Fujifilm, madalas magpa-photo walk yan. So, join lang kayo. Kaya lang ngayon kasi, with the COVID, medyo restricted ang ating mga organized activities, di ba? Okay, yung 10,000 rules ni Malcolm, ano may ibig sabihin nun? Yung the minimum amount of time needed to acquire greatness in your particular craft, provided you remain focused on improving throughout. So, sinasabi niya, ang ano niyan, kailangan mo raw ng 10,000 hours of experience. Okay, so ibig sabihin, shoot ng shoot, kung talaga yung passion mo, mabilis lang yan, 10,000 na yan. Okay? So, ito rin, isang importante, yung sinasabi natin, don't compete, collaborate. So, yung mga tao sa kalsada, yung mga sa street photographers, samahan niya, magkakaibigan yan. Hindi importante yung pagandahan ng litrato. Importante yung sharing. Kumbaga, collaboration is always the key. Okay? Mas malayo yung mararating mo if you collaborate. So, join photo walks. But of course, dapat meron ka rin time na yung ikaw lang sa sarili mo, nagpo-photo walk ka rin mag-isa. Pero through joining photo walks, mamimit mo yung mga idols mo, makakapagtanong ka sa kanila, makikita mo paano sila mag-shoot. Okay? Nakita mo sila nag-shoot. O sir, ba't ganun ang ginawa mo? Pwede mong tanungin. Yun ang kagandahan ng pagiging collaborators. And most of these street photographers naman natin, very friendly sila to share their experience. Diba? Okay. So, yun nga, sinasabi na, shoot wide-angled, wait for the decisive moment. So, yung sinasabi nga, you don't have to be an exotic location. Hindi katulad to ng travel photography na kailangan maganda yung scenery. So, kahit yan lang sa kapitbahayan nyo, marami nangyayari, lalo na doon sa mga area na maraming tao. Napakasarap mag-ano. Kasi, kahit yung mga bata naglalaro lang, ang dami nilang moments na mabibigay sa'yo eh. Okay. So, yun. Importante yung great lighting. Open-minded ka. Okay. Take a lot of photos. Pero sinasabi nila, sa composition, mas simple raw yung litrato mo. Hindi siya complicated. Mas madali siyang maintindihan. Okay. So, first, see with your eyes, then translate it with the camera. Actually, nung addict ako sa street photography, kahit wala akong dalang camera, pag meron ako nakita ng eksena, huy, sayang, ganda nito. Nakakatuwa tong eksena na to, sayang, di ko nakunan. Kaya kailangan talaga lagi kami dalang camera. Pero nowadays, actually, you have your cellphone. Even your cellphone, pwede na, di ba? Okay. Okay, so don't worry too much of the settings when you start. So, kahit yung P-mode, okay na yon. Ang importante, ma-practice ka yung pag-capture ng timing at yung ma-develop yung eye mo for the composition. Okay. So, yung fear, kasi itong pinakamahirap sa street photography, yung parang takot kang kumuha ng litrato, ay baka magalit yung mama or ano. Pero sasabihin ko sa inyo, yung mga mukhang siga, actually, pag pinicturean mo sila, kuminsan makakakwentuhan mo pa sila eh. Sila yung actually, kuminsan yung madaling kunan eh. Yung mga akala mo, medyo weird or ano, siga. Pero actually, basta ano lang, friendly lang yung approach natin. Yun ang importante. If somebody asks you to delete a photo, delete. There's no photo worth your life. Huwag ka na makipag-argue. Kung talaga importante yung litrato, huwag mo nang gamitin yung card, i-recover mo na lang pag-uwi mo. Okay, so how to be invincible, okay? So, yung sinasabi nila, don't make eye contact. Kasi pag nag-eye contact ka, tinignan mo muna yung tao, nagkatinginan kayo,
So, mahirap mo na siyang kukuhanan, mag-iilag na siya, di ba? Okay. So, where to blend? Okay, kung mag-shoot ka sa Quiapo, huwag ka masyadong maporma. Yung formang ano lang. Pag mag-shoot ka naman sa BGC, medyo bumagay ka naman ng konti para hindi ka naman awkward ano rin. Okay? So, pretend you're shooting someone else. Kasi ba, may pinicturean ka. Tapos, kunyari, picture. Kunyari, parang turista ka lang. Lipat-lipat lang yung camera. Okay? So, importante, no fear. Okay? It will go away pag na-use. Kasi, umisa pag yung parang takot ka, nakikita sa litrato mo yun eh. Okay? So, hanggang maaari, don't use hand strap or side strap. Ano, you don't use hand strap. Ay, sorry. Don't hang the camera in your neck. Kailangan wag yung kitang-kita yung camera, yung medyo patago ng konti. So, gamitin mo hand strap or side strap. Maganda siya, okay? Tapos yung camera mo, hanggang maaari, lagay mo siya sa yung quiet mode, yung hindi siya maingay. Yung walang, yung pag nagpipicture kayo, may umiilaw or tumataas yung flash siya. Wag yung ganun, okay? So, use messenger types of bag para hindi ano masyadong madaling kumilos. Saka, mas safe yung messenger kasi nasa gilid kaysa yung nasa likod mo. Pamamaya, madukutan ka. Okay, so, pag meron sumita sa'yo, smile mo lang. Delete ka lang. Delete lang kung hiningi ano nila. So, if the subject asks what is the photo for, sabi mo lang, hobby mo lang yan. Actually, kung meron kang parang portfolio ng mga street photographs, pakita mo sa kanya eh. Matutuwa pa yun eh. Okay, to be different, go off the beaten track, get close. Yun, kailangan mag-explore. And huwag ka mag-shoot ng eye level. Ha? Kailangan mababa or mataas. Okay, ayan pa. So guys, don't worry. I-explore pa ng ating mga friends to sa street photography. They will make a dedicated, more detailed lecture about this. Ito parang overview lang natin to start our street and documentary photography season. Okay. So experiment, innovate, ayan, maiba, shoot at night, look for extraordinary people and subjects, look at what other people are not looking at. Okay. Also, look up kasi kuminsan may makikita and of course, look down kasi kuminsan sa baba merong maganda ring picturean. Okay, so yun nga, ito yung isang rule sa street photography, ha, yung bawal yung poverty porn. Huwag nyo nang kunan yung mga pulube, yung mga homeless. Huwag nyo siyang gamiting subject unless magdo-documentary kayo at magre-raise kayo ng funds. Kasi maraming magandang kunan pa kesa rin sa mga homeless at mga beggars. Importante, give them some human dignity unless na you are taking a photo for documentary reasons or to help them, please avoid taking photos of them. Parang yan ang challenge mo. Kung gusto mong kumuha ng medyo photo na may emotions, use some other things. Huwag yung mga homeless at mga beggars. Huwag poverty porn, ang sinasabi nga nila. Okay. So, hindi na natin masyadong di-discuss to. Okay. So, sinasabi natin, show only your best photos. Marinate. Okay. Subject. Ang SP, do a series, di-discuss lahat to ng ating mga friends. Okay, so yan ang beauty ng SP. It's not about, just about the photos you get, but the hunt as well. So, kumbaga, hindi lang yung pag makakuha ka ng magandang photo, but yung thrill nung paghahanap nung photo na yon. At yung malibang ka, na naglalakad ka, you are doing your hobby and exploring your craft. Okay, so ito yung mga sikat na websites for street photography. Ewan ko lang kung relevant pa sila ngayon. Pero actually sa street, maraming mga Pinoy Facebook groups eh. Okay, so ito yung mga iba-ibang mga litrato. Pasadahan lang natin. Ipo-full screen ko siya para ma-appreciate nyo. Yung mga magagandang litrato ng street photography.
Okay guys, thank you sa mga nanood. At exciting itong ating next few episodes. Ang team natin ng street photography at documentary. Thank you very much guys for watching. And see you in the next episode. Bye-bye!